Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Ngayon ay narito na naman ako para ibahagi sa inyo ang ilan sa mga trabaho na available papunta dito sa New Zealand. So kung matatandaan nyo nung nakaraan, carpenters yung unang na-upload ko. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo yung tatlo sa mga available na positions. At ito nga ay welder and fabricators, fiberglass technician and laminators, at saka yung scaffolders. Lahat ng available positions na ito, dapat ay mayroon kayong minimum of 3 years na work experience sa same field. So kung ano yung available na positions na ilalagay ko dito ay dapat meron kayong 3 years experience ng ganun na trabaho. At saka dapat meron kayong driver's license na naka-1 to, kasi pag naka-1 lang siya ay hindi rin siya pwede. At saka kung ang gagamitin nyo na work experience ay locally employed lang dyan sa Pilipinas, so kailangan yung company na pinagtatrabahoan nyo ay mayroong hulog sa SSS, or otherwise, kung galing kayo sa ibang bansa naman, so employment certificate at saka yung OEC. At saka dapat meron na kayong passport, kasi sa ngayon medyo matagal kumuha ng passport ngayon sa Pilipinas. So dapat at least 6 months valid pa yung natitira sa passport nyo. Ayun. Una, dito sa welder and fabricators. So, alam nyo naman siguro kung anong mga ginagawa ng isang welder. Kahit anong may kinalaman sa welder ay pwede mag-apply dito. So, kahit sa building or sa mga infrastructure na ginagawaan, basta nagwi-welder ka doon ay pwede kang mag-apply dito. So ano nga ba ang kailangan? So applicant must have the knowledge of metal and their properties, have the welding skill including an understanding of different welding processes and equipment, have the ability to interpret the technical drawings, have knowledge of health and safety regulations. So iyan lang yung mga common na nakalagay dito kung anong yung kailangan na bilang isang welder. So makikita nyo rin dito sa gilid, ilalagay ko kung ano yung para makita nyo kung mabasa, kasi medyo mabilis yung pagkakasabi ko. Ayan, dito naman sa fiberglass technicians. Ayan, experience using chopper gun laminator, experience hand laying fiberglass laminate, experience working with polyester resin, gel coating experience a plus but not necessary, experience working on both hulls preferred. So nakalagay naman dito na pwede pala siyang minimum ng 2 years, pero mas maganda kung 3 years, kasi yun yung pinakano dito sa immigration. Dito naman sa scaffolders. Ayan, calculate loading and design a suitable scaffold structure for each situation. Check work site for hazards. Ayan, kasi medyo bilang scaffolder, di alam niyo naman kung medyo delikado to, di ba? Nasa taas yung ginagawa nyo. Ayan. So, load and upload scaffolding for truck using forklift. Erect scaffold structures. So dapat alam mo kung paano siya i-connect yung mga ano, at saka kung paano din siya i-disassemble. Ayan, workplace and construction site safety regulations, how to identify potential hazard, and how to interpret building plans and diagrams. So lahat ng positions na ito, dapat ang applicant ay willing mag-undergo ng occasional drug test while nasa naka-employed kayo. Kasi dito may mga biglaan hindi inaasahan mo na kailangan mo na palang mag-drug test. So iniiwasan lang siguro dito yung ano, na baka mamaya gumagamit tapos biglang magkaroon ng problema. Kung ikaw ay mayroon work experience sa isa sa mga available positions na nabanggit ko dito, mag-comment lang sa chat box, or pwede nyo akong i-message personally sa aking Facebook account na makikita nyo dito sa gilid, or pwede nyo rin i-follow yung aking page na New Zealand Workers and Job Seekers. So nandun po yung kompletong mga available na positions na pwede nyo makita. Kung wala man dito sa video na to, ay pwede nyo ma-check doon sa
aking page. Or pwede nyo akong personal na i-message para makapagtanong kayo personal sa akin. That's all for tonight. Please don't forget to subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para sa susunod na meron akong i-upload na video ay ma-update ka.